Amen. Kaya galit na galit siya JK PM eh. So, sabi niya, nag-post siya, ano, ay nasabi ko na, ano? Eh, nag-post siya, sabi niya, sino kumain ng who ate the banana yata, sabi niya ganun. Sagot ni Haji, the monkey. And luwa-luwanan ko kumakain si Pema. Mali si Haji rin eh, man. Kasi mas maganda pa yung unggoy kay Pema. Okay, tayo po ito ngayon, 2 Corinthians chapter 8. Basahin po natin ang verses 1 to 14. Responsive po ang ating reading, pero ang coverage ng ating pag-aaralan ay baka makapunta ng konti sa chapter 9. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Now therefore perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. For I mean not that other men be eased, and ye burdened. Father, we thank you, Lord, for the reading of your word. I pray that you will speak to us, that we may understand how to give sacrificially, O God, according to your word, and that we may not miss, Lord, this grace that you have bestowed upon the churches in Macedonia in old times, that I pray will also be bestowed to us individually and as a church, so that, O God, when it comes to this area of giving, we can do things, Lord, according to your will. Forgive us, Lord, of our sins and make us worthy of your word. And I pray, Lord, that you will give me wisdom, Lord, because there is nothing in me to explain your word. But I believe, O God, if the Holy Spirit will be the one to use me today, then this whole proceeding will be a blessing to your name and you will be glorified in our midst. We thank you, O God, for this opportunity to once again study your word. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. Thank you very much. So we are going to look at sacrificial giving. Sacrificial giving. So the 2 Corinthians epistle of the Apostle Paul, chapters 8 and 9, focus on the grace of giving. So giving here is presented by the Apostle Paul as grace.
And we know what grace means. It means unmerited favor or something given to a person who is not deserving of that favor. So we can see that these chapters were written by the Apostle Paul during his third missionary journey. And it reflects his concern over financial collection for the needy saints during this time in Jerusalem. Because at this time, Jerusalem Church is experiencing severe drought and they are having a hard time making it every day. So from the beginning of the church, actually, during the time of the Lord Jesus Christ, until they were established in Jerusalem, they are faced with problems and poverty. So this is a common experience of the early church. And the reason for this is that during that time, it is not popular to identify with the Lord Jesus Christ. We know that the Lord Jesus Christ was crucified because he was judged as a sinner. He was judged as a person who went against the law of God and who went against the law of the Roman government. So if you will identify yourself with Jesus, then you will be looked at as a traitor or as disobedient to the government during that time. So when you do that, then you are going to experience alienation from people, not only people in the government, but people who are still embracing Judaism. Because we need to understand that Judaism is against Christianity. That's why, even though in the Old Testament we can see that Judaism is the prevailing religion, it was set aside by God because of their misconception, error, and misunderstanding of everything that God wanted them to understand. Because God, everything that God has given to them is pointing unto the Lord Jesus Christ. And when finally the Lord Jesus Christ came, he was rejected. And they were actually instrumental for the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Not that it was bad or wrong that the Lord Jesus Christ was crucified. It is socially wrong, but it is spiritually right because God can use even the evil intentions of men in order to do his purpose in the lives of people that he loved, or the purpose by which the Lord Jesus Christ was sent. So we can see that Satan, from day one, wanted to kill the Lord Jesus Christ. He did everything so that Jesus will die. But because Satan is not all-knowing, because Satan is, even though he knew some of the Word of God, he really does not understand the Word of God. His understanding of the Word of God is simply selfish in nature. Because had he known that, he should have not sought to kill the Lord Jesus Christ. Because it will seal his doom. The death of Jesus will seal the doom of Satan, and it will open the door for us in order to gain salvation. So because of his ignorance, like the Pharisees and the Sadducees and the scribe, he acted not knowing that he is being used and manipulated by God to do the will of God, even though his intentions are evil. That is why we need to understand that those people who are against us, or who may be doing things against us, may be manipulated by God in order to actually help us, even though their intentions are evil. You see, the Sadducees and Pharisees are enemies. They do not see eye to eye. They do not really like each other. Why? Because they do not believe the same thing. The Pharisees believe in life after death. The Sadducees, they don't believe that. That for the Sadducees, when you die, that's it. That is why they are sad, you see. Sadducees. And then, the Pharisees may have the right doctrine, but they really cannot understand the Word of God. So that's why they are far, I see. If you will look at them, their understanding is far from the Word of God. But they joined together and they became ally
for one purpose and one purpose alone, and that is to kill the Lord Jesus Christ, not knowing that God is turning the tables over them, that when they finally accomplish their plan, it is actually accomplishing the plan of God. Kaya hindi tayo dapat na-discourage when these things are happening to us, because sabi nga ni Job, I will come forth as gold. What our concern is this, are we in the will of God? Yun ang concern natin. If we're not in the will of God, then let us do something so that we will be in the will of God. Because if we're in the will of God, then everything will really work for our good. No matter what happens, it may seem bad, but God will make it good. It happened in the life of Joseph. Almost every step of the way, it is like a series of unfortunate incidents. But at the end, Joseph was used by God in order to preserve the people of God during the time of famine. Not only the people of God, but the entire known nation during that time. And because of it, when they were preserved, then salvation's plan of God is preserved together with how he used Joseph. It happened in the life of Job. It also happened in the life of David. A series of unfortunate incidents, but when you look at the bigger picture, God is the one putting the puzzles together so that in the end, we can see the beauty of God's handiwork. Amen? So that is how God is actually working in the lives of His people. So when you identify with the Lord Jesus Christ during that time, you will be alienated and you will even be rejected by your family. So that explains the poverty that they are experiencing during that time, on top of the famine that is happening over there in Jerusalem. So even though times are hard, it became doubly hard because they were being affected in their business and livelihood. So it contributed more to their poverty. Look at John chapter 15, verse 20. This is one price that we have to pay when we follow the Lord Jesus Christ. Well, we cannot really say it happening in that degree in our time, because not too many Christians are actually experiencing this. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. So this thing is not prevalent anymore in our time. Why? Because the church is trying to rise above our master. The Lord Jesus Christ lived a humble life. He lived under the radar, even though he was God in the flesh. He did not exert his authority until and unless it is needed for the fulfillment of his purpose. But in our time, the church is now trying to get temporal power. We are trying to be recognized by the government. We are trying to actually, in some degree, persecuting those that are unbelievers. That is why we wanted to get into the helm and try to control even how the government will make its laws. Of course, we need the government to give laws that are favorable to us. But ladies and gentlemen, it will not happen because we are not greater than our master. Hindi pwede mangyari yun. Ano man ang gawin natin? Ilagay man natin si Brother Rilison sa Senado. Ilagay man natin si Brother Cedric sa Senado, sa Kongreso. Ilagay man natin si Brother Claude sa Inodoro. Wala pa rin tayong mapapala. Why? Inodoro. Ano ba? Konseho. Why? Kasi nakasulat na yun eh. We can never be greater than our master. Our master did not occupy a significant position in the government, though the people at one time wanted to make him king. What was his response? My kingdom is not of this world.
Because if my kingdom is of this world, then my servant could have a fought for me so that my life will be preserved. Actually, it happened when Peter tried to defend the Lord Jesus Christ at the Garden of Gethsemane, and what happened? Peter was even rebuked by Jesus. Amen? That's why we rebuke Christians who wanted to go to government and try to legislate law and try to control people. We rebuke them according to the word of God. Why? Because that is not our role in this world. Our role is to go into all the world and preach the gospel to every creature. That was given unto us. And that is what we need to focus on. We must be about our Father's business. The Lord Jesus Christ says, as the Father hath sent me, so send I you. We have the same purpose. And that is for the salvation of men, in a way that God wanted it to be accomplished, not to control the people. Hindi nyo ba napansin sa buhay ng Panginoon, walang sapilitan kahit kailan? Ewan ko kung napansin nyo yan. Walang sapilitan. O sabi niya, compel them. Well, yung compelling na yun, it is a given as a parable. Hindi yung sinasabing, pilitin nyo. Kasi wala sa buhay ng Panginoon na may pinilit siya. Wala sa buhay ng Panginoon na meron siyang kinorner. Wala sa buhay ng Panginoon na minanipulate niya yung tao into salvation. He is always into reasoning and giving to them the gospel, but never wielding power in order to control people to believe in Him. And ladies and gentlemen, listen to me. Among all the people who live in this world, the Lord Jesus Christ is the one capable. Ang init of doing that. Pwedeng paki, ano, sayang yung aircon natin kung hindi magagamit. Tsaka yung ventilator, please. Oo. Tayo yung may aircon na naiinitan. Ayan. Asan na ka? Bukod doon sa mainit. Yeah, he's the one capable of forcing people to believe in Him. Why? Because He's God. In the flesh. If He wanted to, He can do that. But why did He not do that? Because there is a way, there is a plan. And that is how we must go about serving the Lord. That is the reason why it is very, very sad that so many pastors, especially now in the Philippines, are trying to support people who wanted to have a voice in the government. That's not our part. That is not our lot. We need to have a voice with God. We are spiritual ambassadors of God. And that is our office. And we should be contented with that. And not use temporal power in order to gain advantage for the purpose of serving the Lord. That is not God's way. God's way is the way of humility. It is not the way of power. What did He say to Zerubbabel? It is not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. What did He say to Gideon? You are so many. Reduce the number. And it went down to 300. What happened during that great battle in the Old Testament? God used a lord in order to destroy a warrior. Why? So that there is an unmistakable proof that it is the work of God and not the work of men. Pag ang mga Baptist nag-ipon-ipon sa January at nagpakita kung gaano tayo karami at kalakas at na-recognize ng gobyerno, uy, kailangan pala natin pansinin yung mga Baptist, kailangan pala natin pakinggan yung mga Baptist, kailangan pala magkaroon ng boses yung mga Baptist, tandaan nyo, lalaki ang ulo ng mga Baptist. At pagkatapos nun, magsisimula ng bumagsak at maging political party ang Baptist instead na a spiritual entity that was established by the Lord Jesus Christ. Amen. So not only that,
why they are in poverty? Because at the same time, they are being controlled by the economy of Rome. And during that time, if you will look at history, one of the poorest area that is occupied by Rome is Jerusalem. And ang pinakamahirap. That's why they were overtaxed. Taxation is too much. That's the reason why they hated Matthew, because he was a tax collector. That's why they hated Sinimpandak? Zacchaeus, because he was a tax collector. They look at these people as committing treason against the Jews, because they are giving so much burden to the people. So, as they were overtaxed, Rome is using the money in order to advance the cause of Rome and not to help the people. Because tax is actually collected to help the people build bridges and roads and all the things that will help or give public service. But during this time, Rome is getting all the money and they are pushing for their own cause. Why? Because in the economy of Rome, if you have a colony, then you should pay tribute to Rome. Palakasan. So kailangan, magbigay sila ng malaki. Eh mahirap, konti ang koleksyon. Alos ibibigay nila lahat. So wala nang matitira doon sa nagagamit sa Jerusalem. So that is why these people are now in what we call deep poverty. They are experiencing financial difficulty and financial burden that maybe they have not yet experienced during this particular time. But then, we can see that the example of the sacrificial gifts of the Macedonian to the poor saints of Jerusalem proves that the early church is concerned with financial situation of other Christians. They take it seriously. Hindi yung baliwala lang. Nakita lang, narinig lang, and then wala nang kwenta. That's why you will remember in the book of James chapter 2, when James says that what shall it profit if you see a brother or a sister destitute of food, and then you said, go and be filled, and you did not help the brother or the sister. Can your faith save him? So that's why it was emphasized. Why? Because they are serious regarding the financial situation of their brothers and sisters in Christ. They may have never met them before because they are not living in close proximity with each other. But it doesn't matter. As long as you have the Holy Spirit, we are brethren in the Lord. Amen? And because of that, they have showed their concern to their fellow believers. So their example should also encourage us to excel in our concern for fellow believers, not only here at IBCSR, but even those that are laboring for the Lord, not only in Cambodia, but in other places of this world. That is why we support missionaries, because we believe that they should be augmented as they continue to serve the Lord in the field where God has called them. So as we study this subject of sacrificial giving, there are several questions that we should ask ourselves. Number one, were the Macedonian believers just generous by nature? Are they generous by nature? Is there such a person that is just generous by nature? What was it that touched the hearts of these believers? That is why they even help the brethren in Jerusalem in spite of deep poverty. Usually kasi pag nahihirapan ka, hindi ka nag-iisip tumulong eh. Tama ho ba ako? Pag nahihirapan ka, iniisip mong tulungan. Yan ang ano mo, yan ang mindset mo. Nahihirapan ako, sino kaya ang tutulong sa akin? Pero kaya nga remarkable ito eh. This is remarkable, this is rare. Because in spite of deep poverty, ang mindset pa nila, sino ang ating matutulungan?
Let that sink in for a while. Hirap na. Baka wala na nga halos makain itong mga ito eh. Pero isip pa rin nila, sino ang matutulungan natin? Kaya nga later on, makikita natin, nakiusap pa sila kay Paul eh. Paul, ano, dalhin mo. Itong offering namin, nang sa ganun, makatulong kami sa mga kapatiran na nando doon sa Jerusalem. Ano yung, what touched their hearts in order for them to have this kind of mindset? And can loving generosity just be commanded? Pwede bang iutos na maging generous ka? I believe no. Hindi mo pwedeng utusan ng tao na maging generous. Why? Because generosity lies not on what we actually possess, but generosity is the result of God's love shed abroad in our hearts. Amen? Without the love of God, then we cannot really be generous in a graceful way. So these are the things that we're going to look at we, as we study this portion of 2 Corinthians chapter 8. And as I have said, maybe we can go to 9, or if time will not permit, we will not go there anymore. But let us first look at that sacrificial giving is motivated by the grace of God. Sacrificial giving is motivated by the grace of God. Let us look at verse number 1. The Bible says, "Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia." Moreover, brethren, we do you to wit. Paul is saying, moreover, or now that things are better between the Corinthians and Paul. Remember, they had a problem before. If you will remember in 1 Corinthians chapter 16, 1 to 3, let's go there. 1 Corinthians 16, 1 to 3. "Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem." Now, between 1 Corinthians 16, 1 to 3, and 2 Corinthians chapter 8, it has been 1 year. 1 year na nakakaraan. So 1 year na yung instruction ni Apostle Paul. Hanggang ngayon, hindi pa natutupad. Why? Tandaan nyo, nagkaroon ng problema. Question nila yung apostleship ni Paul. Nagkaroon sila ng strained relationship. So that's the reason why this good work was put on hold. Hindi nila nagampanan. So, sinasabi ngayon ni Paul na itong relationship natin ay okay na, so i-complete na ninyo yung inyong ipinangako 1 year ago so that we can be a blessing to the saints in Jerusalem. If you will notice, the famine is so severe that it lasted for several years. Matagal yung famine na naranasan ng mga mananampalataya doon sa Jerusalem. So, Paul begins by telling the brethren or brothers and sisters in Christ at Corinth about the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Now, in order for Paul to encourage them, he gave them an example. This example is not to slap their face. This example is not to look down upon them. But this is an example that Paul intentionally gave them so that they will see that when it comes to giving, it is only by the grace of God. Hindi yung mas malakas magbigay yung churches na yun kesa sa inyo, hindi. Sabi ni Paul, God bestowed to the churches in Macedonia the grace of God. Ano mga churches yan? Sa Galatia, sa Thessalonica, at saka sa Berea, Philippi. So makikita mo talagang mga churches ito na punong-puno ng biyaya ng ating Panginoon. So, as I have said a while ago, we know what the word grace means. It is
charis or charis. I do not know how it was pronounced. But again, it is unmerited favor from God, if that is from God to man. But it is, if it is from man to man, it is an unmerited favor given to those who may not be deserving of it. It is a loving kindness action of a person towards another. Ito yung grace na sinasabi ni Apostle Paul. Sabi niya, we do you to wit. It means, we make known unto you. Pinapaalam namin sa inyo kung ano yung biyaya ng Diyos na ibinigay niya doon sa mga taga Macedonia. Ulitin ko, yung mga churches na yun ay Philippi, Thessalonica, at saka Berea. Acts 16:17, yan yung Macedonian ano ni ano. Ni Apostle Paul, naalala nyo, nakaroon siya ng vision na there was a man calling from Macedonia. And then because of that vision, Paul went to Macedonia and he was able to establish the churches at Philippi, which is a great encouragement to the heart of the Apostle Paul because it brought him so much joy. Thessalonica, where their testimony is known abroad, and Berea, who are known for being serious when it comes to the word of God. So you can see that these churches, because of God's grace bestowed upon them, they abounded in so many things. That is what the grace of God will do to us. If we really have the grace of God, then we are going to be a blessing to people. Hindi binigay ng Diyos yung kanyang biyaya para ating samantalahin sa ating sarili. Hindi ganun. God gave us grace so that we can be gracious to other people. So Paul wanted the Corinthians to know that through the generosity of the churches of Macedonia, God had blessed them and those to whom they gave. Now, listen. The blessing is not always financial. Because we can see that they are in deep poverty and yet they are blessed. Can you reconcile that? They are in deep poverty and yet they are blessed. That is something that it is so hard to understand. That is something that we will not understand maybe today in our time. Why? Because for us, God's grace is the blessing that we enjoy in life. When you have more money, then you have more grace. When you have more people in the church, then you have more grace. When you have more offering, then you have more grace. Ladies and gentlemen, blessing is not always money, but most often than not, blessing is doing the will of God in spite of any circumstance that we may find ourselves in. Yun yung blessing. Yung wala ka na, nakapagbibigay ka pa. Yun yung blessing. Yung hirap ka na, nakapaglilingkod ka pa. Yan yung blessing. Busy ka na, meron ka pang time para sa gawain ng Panginoon. Hindi yung marami kang sasakyan, blessing. Grace ng Diyos yan. Hindi, bunga na yan minsan ng katusuhan mo. Kaya ka nagkakaroon ng mga ganyang bagay. So Paul's emphasis is not on what the churches of Macedonia actually gave, but rather that they were recipients of the grace of God, which was the basis of their giving. So ang pinopoint out ni Paul, ang ine-emphasize niya, hindi yung naibigay nila. Ang ine-emphasize niya yung biyayang tinanggap nila. Walang taong makapagbibigay, makinig kayo, kung hindi niya tinanggap ang biyaya ng Diyos. Because giving is a grace. Look at verse number 2. Verse number 2. How that in a great trial of affliction, hindi lang trial ha, great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Look at the word poverty and riches mentioned in the same verse. Mentioned to the same people. How can that paradox be something that people can understand if you are a materialistic person? Paano maintindihan yan? Great trial of affliction. Abundance.
afflicted ka, meron kang abundant joy. Kaya nga, hindi pa sabi ng Panginoon, it is only that God can give that kind of joy. It is not the joy of the world. It is the joy of the Lord. In a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty, not only poor. Listen, there is a possibility that they are even poorer than the church in Jerusalem. Because you will not see any mention, yes, they are in poverty, there is famine, but you will not see any mention in the Bible that the churches in Jerusalem are in a deep poverty. But these people are in deep poverty. When you say deep poverty, hindi ka lang hirap. Hirap. Nahirap. Nahirap. Kasi malalim eh. Di ba? Pero their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. That's why you cannot say, because I do not have, then I cannot give. You cannot say that. Pastor, wala nga. Paano ako makapagbibigay? Wala naman taong wala eh. Maaring hindi marami. Pero walang taong wala. Lalo na ang Kristiyano. Why? Because God is a faithful God. And He says, I will supply. Amen? I will supply. But God shall supply all your needs. So at least our needs are being met. Sino rito makapagsasabi, Pastor, yung needs ko hindi nga ma-meet ng Panginoon. Wala, kahit wala kang trabaho. God will meet your needs. Ang sabi ni David, mula pagkabata hanggang pagtanda, hindi ko nakita ang mananampalataya na nagpapalimos ng tinapay. Pastor, may alam ako. O bigyan, exchange. Kasi pag nagpalimos ng tinapay ang Kristiyano, tiyak, may dalang palaman yun. Why? That is the promise of God. But Pastor, it says an absolute promise. It is an absolute promise to those who are faithful to God. It will not only happen to Christians that are lazy. Because God also says, those who does not want to work must not be fed. Yeah, magtrabaho, pakainin. Kaya nga, biyaya ng Diyos kay Maribel. Antindi. Kahit di siya nagtatrabaho, kumakain siya. Amen? Pero nag-retire na kasi. Hindi naman ayaw magtrabaho. Actually, nag-a-apply siya ngayon kay Milke. Tinanggihan naman. Sabi niya, sige Milka, apply ako ng 1.5 hours. Sabi ni Milka, no. Talagang ang mga kabataan ngayon, hindi na marunong tumanaw ng utang na loob. Sabi niya, Mami, nag-i-enjoy ka na sa life mo na retired. So, diyan ka na lang. Pero, balik tayo rito. Deep poverty abounded unto the riches of their liberality. So, Paul makes it clear that it was not out of their prosperity that the churches of Macedonia gave their generous offering. Tandaan nyo, itong offering na to, generous ito. Pastor, marami ba? It doesn't matter. I do not know kung malaki o hindi. Pero, generous. Pastor, di ba pag generous marami? Hindi o. Kasi ang generosity, or ang word na generous, subjective. Sa mayaman, ang generous, malaki. Pero sa mahirap, yung piso, pwedeng generous na. Akin niya ibig sabihin. Pero, ginamit ni Paul yung tamang term. Dahil, out of their deep poverty, they were able to give generously. Yun yung inaano ni Apostle Paul. Kaya makikita mo rito, ang ina-appreciate, hindi yung amount ng giving. Yung heart ng giving. Yun ang pinag-uusapan. Kaya, tinan mo si Paul, ang ginagawa niyang halimbawa, yung mga mahirap na nagbibigay kahit ang Panginoon. Tinan mo mga pastor ngayon, ang example, yung millionaire givers.
Baliktad na baliktad eh. Si kapatid, 1 million yan. May sakit pa yan. Si kapatid, 6 million. Pero number 2 lang yan. Sino ang number 1? Ako! 7 million. Ang bihira. Eh dito hindi eh. Hanapin mo sa Bible na pinagmalaki yung mga ganun klaseng magbigay. Actually, ang sabi nga ng Panginoon, yung mga nagbigay ng marami, barya lang yan, mayaman yung mga yan eh. At walang kwenta sa kanila kung ibigay man nila yan. Pero kanya yung bao, bagamat hindi siya ligtas, bagamat mali ang motibo niya, pero naibigay pa kung ano na lang yung natitira sa kanya. So this is an example when it comes to giving. Listen to me. Don't you say that, Pastor, because I am poor, I am not in a blessed situation. No, listen to me very carefully. Listen to me. If you think of yourself as poor, not having much, you are in a great position. Why? You are the person who can give sacrificially. Mahirap sa mayaman magbigay sacrificially. Bakit? Sacrificial giving means giving that affects your manner of living. Ang hirap sa mayaman na magbigay tapos wala na ako makain kasi binigay ko. Hindi na yung pampere. Pero yung halos sapat-sapat lang, naibigay mo pa, nahirapan ka, yun ang sacrificial giving. At yun ang ina-appreciate ng Panginoon na pagbibigay ng mga mananampalataya. So we can see that some great trial of affliction or severe test had come to the churches that reduced them to what we call deep poverty. But in the midst of their affliction, they found joy and liberality. Listen, Paul is saying, if the believers in the churches of Macedonia can give so joyfully and liberally while in the midst of affliction, surely the Corinthians who are enjoying prosperity can give equally as well. Kasi mga kapatid, there are times that we need to give sacrificially. It is not always demanded. You will see, in the church at Corinth, it was only one time in 1 year that they were asked to give sacrificially. Minsan lang. Sa isang taon. Hindi, eto lang yun ha. Eh yung mga nakaraan taon pa, wala siguro silang, hindi siguro sila hiningan na magbigay sacrificially. Because sacrificial giving depends on how the Lord is working in your heart. Kasi dito may need eh. Nakita nila they can be a part of that need. Nakita nila na kahit na hindi ganun kalaki ang hawak nila, they can give in a way that even though they will be affected, the joy of being a blessing is great than being inconvenienced for a while. Yun yung mga nasa puso nitong mga taga Macedonia. Listen, ministry that costs nothing accomplishes nothing. That's why when we minister, let us see to it that it will take a part of us as we minister to the Lord. You remember David when he's trying to get the threshing floor of Arauna in order to make as an altar so that David can sacrifice. And then when Arauna heard that is the desire of David, Arauna said, King, you can have mine. You do not even have to pay for it. Ano sabi ni David? I will not offer anything to the Lord that costs me nothing. That is a very important principle in Christian service. Kasi ang paglilingkod natin yung, ay may time ako, sige. Ay kumbinyente, sige. Ay hindi mainit, sige. Ay maganda daan doon papunta sa outreach na yon, sige. Ay hindi masyado mabaho mga bata ron, natutod ng naligo, sige. Ay hindi ako makakasama ngayon kasi pe-prepare ako ng exam, mag-check ako ng mga papers. Di ba napakagandang attitude ito when it comes to serving the Lord? Wala dapat excuse, it must cost us something. Yung ginagawa natin paglilingkod. Ako nga, guilty sa Panginoon.
Pag titignan ko sarili ko, sabi ko, Panginoon, napakasama akong tao. Sa maraming bagay. Pero isang particular na laging pumapasok sa isipan ko. Makapag-basketball lang kahit gano'ng kasakit. Mapaglingkuran ko kaya ang Diyos kahit gano'ng kasakit. Yun tinatanong ko. Talagang pag naglalaro kami, pag minsan sumagad na gano'n, talagang grabing sakit. Ano yun ko para maging loose? Hindi, makakalalaro pa ako. Tapos yung kinagabihan nun, talagang yung parusa. Antindi, kaya lang gusto ko eh. So magagawa ko pala pag gusto ko. Kaya ang tanong ito, talaga bang gusto kong maglingkod sa Diyos? Baka hindi. Baka kahit sa paglilingkod sa Diyos, yung gusto ko pa rin ang umiiral, hindi talaga yung gusto ng Panginoon. So minsan yun na naisip ko, kaya minsan pa nagpe-pray ako, napapahinto na lang ako. At parang sabi ko, pakinggan ba ng Diyos sa sinasabi ko? Bukas bang tenga ng Diyos sa sinasabi ko ngayon? Knowing na napakarami sa buhay ko ang hindi tama sa kanyang harapan. Na sa napakahabang panahon na binigay sa akin ng pagkakataon ng Diyos, patuloy pa rin ako na gumagawa para sa aking sariling kapakanan. Di ba mga kapatid? So ito yung binibigyan ng emphasis dito. A ministry that costs nothing, accomplishes nothing, a giving that costs you nothing will not be acceptable unto God. Listen, most of what we give today is far from sacrificial. Sacrificial giving is giving when it affects the way you live. Yun yung sacrificial giving. Pag hindi naapektuhan yung the way we live, we are not giving sacrificially. Again, I'm not telling you to do it every day. I'm not telling you to do it every Sunday. There will be times that it will be needed and God will tell you when that time is. But when the time comes, please, huwag tayong magdalawang isip because God has given us the grace so that we can do this. And again, it can only be done by the grace of God. Listen to this. Sacrificial giving is the only giving that comes from the joy of knowing Jesus and results in more joy in giving because we know Jesus. Yun yung pagbibigay. Because we know Jesus. That is why there is joy in our giving. Let us look at verses 3 and 4, please, of our text. Verses 3 and 4. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. So we can see that Paul's words in these verses make it clear that the giving of the churches of Macedonia came from what was within rather than outward compulsion. And listen to me, that is what is happening in our time today. People are giving because of outward compulsion or they are being forced, manipulated to give. Or even they are being threatened to give. Yan nangyayari ngayon. Kaya nga mga kapatid, dapat natin talaga maintindihan that when it comes to giving, in our dispensation, it is only all by grace. Not by the law. Kita nyo ha? Sa church, saan mo makikita sa epistle ni Apostle Paul na kahit kailan, tinakot niya yung mga hindi nagbibigay? Wala eh. Why? Because that is an Old Testament economy. That is an Old Testament law. In the Old Testament law, it says, you are cursed with a curse. Pag hindi ka nagbigay ng ikapu, nakasumpa ka. Pero dito hindi. Why? It is grace. And there is no curse in grace. Sana biyaya, sumpa ka.
unmerited favor ka, nakasumpa ka. Hindi. Stewardship nga ito eh. You will be construed as not a good steward, but you're not going to be cursed by the law. Why? We are not under the law anymore. Kaya nga, papansinin mo na nung dumating si Apostle Paul sa eksena, clarify niya lahat. Do you know why? It was not clear during the time of the apostles outside the Paul. Kasi kung mapapansin nyo, ang mga apostol, nung time na yon, nung wala pa si Paul, kahit na nung si Paul na, bago i-reveal talaga sa kanya, revelation is progressive, kung ano talaga ang dapat gawin ng church, uma-attend sila sa temple. Bakit? Kasi mga Jews pa rin sila eh. Nako niyo ba sabihin? Yung example ng Panginoon about the widow woman, nasan yun? Sa temple. Nasan si Jesus at ang mga apostol? Nasa temple, umaten sila. Ako ba niyo? Kasi Judaistic system pa rin. Transition pa lang para sa church. Kaya sila ay nagpa-practice nung mga ginagawa under the law na hindi maliwanag na sinasabi ng Panginoon na wag. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa yung mga nagtatites, this ought that ye have done and should not leave the others undone. Okay, yung temple yun eh. Talaga sa diaspora, meron tithing. Nagbibigay ka. But when the church was established by the Lord Jesus Christ and the time when the Apostle Paul became the apostle to the Gentiles and to the church, he laid down that giving is a grace. It is not out of compulsion. You give because of whom you have and not what you have. Yun yung pinag-uusapan ngayon dito. So, pinapaliwanag ito ni Apostle Paul. Sabi niya, for to their power or to their credit, sa kanilang ikakapuri, parang yung na-accomplish nila, I bear record or testify that they gave willing of themselves, that they gave beyond their powers or ability, in addition to their giving willingly of themselves, they took the initiative in pleading with Paul to take their offering as a token of their fellowship and love for the saints in Jerusalem. Ganito yan. Si Apostle Paul, binabanggit niya yung nangyayari sa Jerusalem. Nagsasabi siya na magkaroon ng offering. Pero, bagamat sinabi niya rito, tandaan natin, Paul is in the flesh. Kaya nga mayroong mga eksena si Paul, sabi niya, I speak as a fool. Nasa flesh siya. Hindi in-expect ni Paul na itong mga churches na ito ay makapagbibigay. Kaya nga sabi niya, to their credit. And they take the initiative. Sila pa mismo nakiusap kay Pablo. They pleaded, nakiusap kay Pablo, Paul, ito yung aming offering. Dalin mo so that we can have fellowship with the saints. Para bang ang point ni Paul, hindi na kailangan nyo yan. Ganun, sa inyo, gamitin nyo na lang. Naiintindihan namin ang kalagayan nyo. No, Paul? Hindi mo alam kung ano yung nilagay ng Diyos sa puso namin. Hindi mo alam kung ano yung kagalakan na kami ay makapagbigay. We have a member like that, a co-member in the church when we were still in San Fernando Bible Baptist Temple, si Brother Cap. Si Brother Cap, nag-abroad kasi yan eh, tapos bumalik, na-save, nag-asawa, hindi na nag-abroad, medyo mahirap ang buhay. Pero si Brother Cap, talagang pag pumunta ka sa kanila, kahit na Brother Cap, kasi mahilig sa kape yan. Hindi, pwedeng hindi ka magkakape pag pumunta ka sa kanila. Pagdating mo, itimpla na ng kape yan. Kaya palagay ko, ando si Gomer, magkasundo yan dalawang yan eh. Kaya tawag na kape. Magpapakape, magpapakape, magpapakain, kahit alam mong hirap siya. Pero sa kanya, sabi niya, Brad, huwag mo namang hayaan na, hindi, huwag mo namang hadlangan yung blessing ng Panginoon sa akin. Ano yung blessing? Na ako'y makapagpakape man lang sa inyo at makapagpamirienda. Parang ganito yun. Parang Brad, sa inyo na lang, mas kailangan nyo yan. Meron naman kami. Sa kanya, hindi.
blessing sa akin na ako ay maging blessing sa inyo. And this is what the churches in Macedonia is telling the Apostle Paul. Paul, please, we want to be a blessing, and giving for that particular cause is a blessing in our hearts. Kaya nga sila pa yung nakiusap. Kaya kung tutusin, parang napahiya pa dito si Paul eh. Kaya sabi niya, to their credit. At sila pa mismo yung nakiusap. Nadaling ko ito. Their giving was not only sacrificial, it was spontaneous. Dahil nakita nila minute, agad, nagbigay sila. Wala itong manipulation whatsoever. Talagang kusa na nanggaling sa kanila at ito yung kanilang binigay. Paul did not beg them or promise them that if they would plant a seed in the church of Jerusalem, then God will double their money. Walang ganun. Walang promise na, bigay kayo. Ayan, hirap na hirap kayo, ha? Alam nyo kung ba't hirap kayo? Ayan, kapamilyar na pamilyar. Kasi hindi kayo nagbibigay. Oh, see? Ay, ito sinabi ni Pablo, wala siya sinabing pag nagbigay kayo, dodoblein ng Diyos ang pera nyo. No? Hindi ko lalapitin. Brad, impitahan mo ako. Doble offering nyo. Hindi ganun si Paul. Walang pangako. Why? Because God is faithful. He already promised that. We should not be promised of God's forced faithfulness in order for us to give. Kasi, pag ang pangako sa'yo, pag nagbigay ka, ibabalik sa'yo, or bibigyan ka ng higit, nasaan ang grace doon? Sige nga, hanapin mo yung grace. Magbibigay ako kasi payayamanin ako ng Diyos. Where is grace? Ano si grace? Muwi na. Ano si grace? Di ba wala? Amen? Wala. Nagbigay ako para sa akin eh. Hindi naman para sa kanila. Oh. Asan ang biyaya? Walang biyaya yun. Actually, kasakiman yun eh. That without the promise, I will not even give. Eh, hindi naintindihan ito ng mga tao ngayon, mga mananampalataya ngayon. Sasabihin nila, mula nang magbigay kami, pinayaman kami ng Diyos. Ibig sabihin, kinukondisyon mo ang Diyos. Kasi again, law yan eh. Old Testament yan eh. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, saith the Lord, if I will not open the windows of heaven. Sa hudyo yan eh. Sa law yan. Hindi sa grace. Hindi sa church age. Hindi sa time natin ngayon. Ngayon, nagbibigay tayo because of the Lord Jesus Christ who is residing in our hearts. Not because of any outward compulsion or any promise that we are going to gain with our giving. What a powerful example of the churches of Macedonia. Amen? And Paul used this in order to encourage the Corinthian church, and I believe encourage us so that we will understand the joy of sacrificial giving. Kasi baka hindi pa natin naranasan to eh. Ngayon, nag-sacrificial giving ka, walang joy, huwag mo na ulitin. Oo, oh, walang pero. Ba't ulitin mo pa eh? Sakit lang ang naramdaman mo. Wala ka namang katuwaan, kaya nga God love it, a cheerful giver. Kaya kapag pa nagbibigay ka, masama ang loob mo, huwag kang magbibigay. Bakit? Ininsulto mo ang Diyos na walang ka na. Hindi pa tinanggap ng Diyos yung bigay mo. Ba't yan? Biro mo. Ito naman Panginoon na ito, kaya man-yaman. Kailangan. Parang ganun yun, di ba? Tama, mali. Parang ganun yun eh. Panginoon naman, sa iyo itong buong mundo. Sa bagay, nakakuha na ni Kibuloy eh. Pero, talagang ito si Kibuloy, maraming perwisyo ginawa sa buhay natin, mga manan ng palat. Amen? Marami. Puro perwisyo. Ayan. Ito pa nangyari, napasama pa sa gobyerno tuloy. Ginawa siyang ano, chief of staff ni Duterte. Oo.
Stop progress! Kaya niya sa Pilipinas eh. Kaya wala na, hindi na tayo umuunlad. Yan nangyayari ngayon. So look at verse number 5. Tignan mo, ito mo sabi ni Paul ha? So verse number 5. And this they did. Sino yan? Gumawa nun? Churches at Macedonia, right? Amen? Sabi niya, and this they did, not as we hoped. Hindi namin inaasahan. Ito mo, kaya, napaya dito si Paul eh. Parang na-judge niya yung ano eh. He actually sort of judged the churches in Macedonia that they cannot do this. Even if they can do something, it will only be this small. But he was surprised when they did beyond their power. Kasi their ability will only dictate that they can do this much. So when they have done this much, much more than what they are expected to do, they did it beyond their power. Sabi niya, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. This is the story behind the sacrificial giving. Before the churches of Macedonia gave $1 or $1, they first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. If a person can give himself to the Lord entirely, what is it that he cannot give to God? Amen? Sarili mo nga, naibigay mo eh. Kaya nga yung mga kuripot, yung mga ayaw magbigay sa Panginoon, sabihin nila, ang buhay ko, binigay ko na. Hindi totoo yun. Dahil ang buhay mo, kasama lahat. Amen? So when they gave themselves to God first, then things will fall into their proper places. Look, don't miss this blessing. What they gave outwardly was a direct result of their complete self-surrender to the Lord. Ito yung pinos ko. Giving is not about what you have. Giving is about who you have within. Yung pinag-uusapan. Hindi yung kung ano meron ka. Kung sino mayroon ka. Dahil kahit ano mayroon ka, kung wala siya, then wala kang kabuluhan. At lahat ng gagawin mo ay walang kabuluhan. What shall it profit a man? Amen? Even if he gained the whole world, or even if he gave the whole world, but suffered the loss of his own soul. Look, there are many givers in this world. Rich people. Givers yan. Philanthropist. Giver yan. Si ano? Si Bitocellio. Giver yan. Yung namatay na nagtayo ng mga ano? Tantabopa? Andain na nakinabang? Amen? Si Pastor Ramon, pakinabang na pakinabang talaga dyan. Tsaka si Kati, nakalima sila. Sino yung anak na dyan sa ano? Tantabopa? Ayan, si Rams. Grabing pakinabang. Ano? Ilang buwan si Tim dyan. Sino pa? Si Evelyn, daing pakinabang. Talagang maraming giver, maraming philanthropist, mapakaraming mga generous sa mundong ito. Pero mga kapatid, makinig kayo, hindi acceptable sa Diyos. Kasi they are doing it, yes, they have a motive that may be right, but at the final analysis, they are doing it for themselves. Kaya ako minsan, ina-analyze ko yung mga tumutulong eh. Ina-analyze ko eh. Ito ba talaga tumutulong o ginagawa niya para sa kanyang sarili? Kasi pag tinulungan ka o may tumulong, hindi na-recognize. Sumakit ang loob o ayaw ng tumulong o naghinanakit. Ginagawa niya para sa sarili niya. Amen? Tinulungan ka, hindi ka naging loyal sa kanya. Ginagawa niya para sa sarili niya. Kaya nga meron akong isang Amerikanong kinausap eh. Sabi ko, if you will help, help in a way that your help will last for a long, long time. Kasi napapansin ko sa kanya, tumutulong siya, pero yung
tulong na ginagawa niya, gusto niya lagi siya nandun sa eksena. Pag wala siya, ayaw niya. O hindi niya gagawin. Eh sabi ko, parang self-serving ka ako yung ano, yung tulong niya. Tsaka sabi niya, kasi malapit na ako mamatay, kaya kailangan, ito yung mga ingat tayo ha. Lalo na tayo pa lang, mga matatanda na ha. Naku, malapit na ako mamatay, kailangan ko na maglingkod ng gusto, tumulong ng gusto, para pagharap ko sa Panginoon, mayroon akong reward. Teka muna, mali. Ginagawa mo kasi, para sa sarili mo, hindi talaga para ikaw yung maging blessing. Para at least, pagharap ko sa Diyos, mayroon ako may present. Wala ka may present, bokya yun. Dahil ginawa natin yun para sa ating sarili, amen? Kaya dapat ang pagtulong o paggawa ng kabutihan, it is because of the grace that God has bestowed in our hearts. It is because of the Lord Jesus Christ. There is a kind of giving, as I have said in this word, that has nothing to do with Jesus. If you give to a social cause, because you only believe in that cause, it is not a giving that has something to do with the Lord Jesus Christ. Walang kabuluan yan sa harapan ng ating Panginoon. Why? Because Christian giving is giving that comes from a commitment to Jesus Christ. Kaya ka nagbibigay, committed ka sa stewardship na ibinigay sa'yo ng Panginoon. If you will notice the word first, ang ibig sabihin ng first na yan sa Greek ay means proton. Parang neutron, electron. Proton. Ang ibig sabihin ng proton ay first in time or place. Ito ang ibig sabihin niyan. It simply means that these people, that Jesus Christ had a prior claim to them personally before He had claimed to them financially. Parang ganito. Hanggat hindi mo sinusurrender sa akin ang buhay mo, wala akong claim sa anumang meron ka. Ano ko niya ibig sabihin? Parang sabi niya, I pledge allegiance. Example, to the country of the Philippines. So, nag-pledge ka ng allegiance. You gave yourself to your country. Ngayon, pag may gera, tatawagin ka para lumaban. Why? Because you have given yourself to your country. The same thing with here. If you have given yourself to God, then God has claim to everything that you think you have. Ganun yun. Kaya nung nagkaroon ng pangangailangan sa Jerusalem, agad-agad nag-react positively mga taga-Macedonia because they know that everything belongs to God, including them. So, mga kapatid, makinig kang mabuti. If you have not given yourself to God first, there is nothing that you can do in the ministry that will be acceptable to the Lord. Kaya pag napagsabihan ka, umiinit ang ulo mo because you have not given yourself to God first. Nagdaramdam ka, nagre-rebelde puso mo. Why? Eh, hindi mo naman i-surrender. Sa'yo pa yun eh. Eh, kung alam mo sa Diyos yan, binigay ko na sarili ko sa Diyos, napagsabihan ako, ano mararamdaman ko? Ang mararamdaman ko, salamat. Mahal na mahal ako ng Diyos. Pinapaalala niya sa akin kung may pagkukulang ako. Amen? Kanina, napanood ko yung last few seconds ng laban kanina ng Lakers eh. Tinira ni Butler, tatlong lamang na Lakers, 3 points, hindi na shoot. Nanalo Lakers. And then in-interview si James. Kasi nung first half, 7 ang errors ni James. Yun yung pinakamaraming error niya sa isang half sa season na ito. Sabi niya, ano nangyari nung first half? Sabi nung nag-interview ha, na 7 yung error mo. And then pagdating niya second half, you dominated the game. O sabi niya kasi, pinagsabihan ako ng mga ka-teammates ko nung halftime. Sabi nila, ba't pa pinipilit mo? Hayaan mo yung game dumating sa'yo. Just be who you are. Kasi yung Miami, dati niyang team eh. Eh, pagkalaban mo ang dati mong team, merong ano eh, aggressiveness at merong pakita mo na this is what you miss. Parang ganun eh. So, naging very excited siya, nagugulo yung laro niya ngayon. Nung pinaalalanan siya, pinagsabihan niya, na-remind siya, nilaro niya yung usual game niya, nanalo sila. Ganun din mga kapatid tayo. Pag
napaalalahan na ka, napagsabihan ka ang attitude, salamat po, Panginoon. Amen? Why? Eh, ano ba naman ang masama na makorek ka? Ang ganda nga eh, na-correct ka. Ay, di ba? So, ibig sabihin, ano ka na? Correct. Pag tinanggap mo. Ayun, ibig sabihin nun. Kaya nga, lagi sinasabi ng pastor ko, Joel, sa lahat ng exam, anong sagot? Talagang hirap nun eh, para riddle eh, no? Jed, sa lahat ng exam, anong sagot? Ha? Ano raw? Ano na? Yung tama? Claude, sa bawat exam, ano sagot? Ha? Ano ra, ano ra? Yung answer? Sipahin kita ng flying kick eh. Joanna Lee, sa bawat exam, ano sagot? Ako, ang tagal ko yun, hindi ko maintindihan yun. Sabi ko, pastor, depende yun sa tanong. Iwanan ako nun. Iba naman tong pastor na to. Bibitinin ka pa. Hindi ako makatulog eh, pag may iniisip ka eh. Tapos, meron na naman ano. Yan, Joel. Pag may exam, ano sagot? Sabi ko, pastor, depende po talaga sa tanong. Iwan ako nun. Ilang beses yun? Eh, nung nagkaroon ako ng napakatinding problema sa buhay, halos gusto ko nang mag-quit. Ayoko na. Talaga nag-decide na ako na tumigil. Sabi niya, Joel, ngayon may exam. Ano ang sagot? Sabi ko, Pastor, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Tulo yung luha ko, yung laway ko, yung sipong ko, wala pa akong panyo. Talaga. Hindi ko alam, Pastor, hindi ko alam. Tapos sabi niya, tignan mo ako, Brad Kanya, pagtingin ko. Ito ang sagot. Humility, kanya. Magpakumbaba ka lang. Hayaan mo lang. Tinuturuan ka ng Diyos. Pagkatapos niyan, itataas ka niya. Yun lang. Pag may exam, ano sagot? Humility. Nahirapan ka? Be humble. Napagsabihan ka? Be humble. Napagalitan ka? Be humble. Kasi pag humble ka, ano magagawa sa'yo ng tao? Amen? Walang magagawa sa'yo. Pero ang Diyos may gagawin sa'yo. Sabi ng Diyos, ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. So that is what we need to do in our lives. Amen? So this is the thing that these people have shown because they have first given themselves to God and because you have given yourself to God, then there is no reason why you cannot surrender everything to God. Because you have already given yourself to Him. Verse number 6. Papalapit na. Hanggang 14 lang yan. In so much that we desire Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. In so much, or because of the encouraging example of the Macedonian churches. So Paul desired Titus to make a second visit. Pangalawang visit ni Titus sa Corinthian churches so that Paul will see the same spirit. He's hoping that he will see the same spirit in the churches at Corinth that he saw in the churches in Macedonia. Why? It is only normal to expect the same thing from people with the same Holy Spirit in heart. Amen. Kaya ako, kung ano yung church natin, halimbawa, what is the attitude of our church or the brethren in our church? Whenever I go to other churches, I expect it. Kaya lang kadalas, hindi natin makita, pero it should be a practical expectation. Why? Because if we are like this, as we have the Holy Spirit, they can also be like that or even better by the grace of God. Because we have the same Holy Spirit. So ang expectation ni Paul sa mga Corinth, mataas. Tignan mo sa verse number 7. Therefore, kaya sabi ni Paul eh, as ye abound in everything, see? In faith and utterance and knowledge and in all diligence and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Listen to this.
the Apostle Paul is an honest person. Whenever it is possible to give credit, he will give credit, even here at the church at Corinth. You see that he rebuked the church at Corinth so many times and with so many things. But he is also careful and honest to give them praise when it is praiseworthy. So Paul is actually telling them that they abound in many things in their Christian life. They abound in knowledge. They abound in utterance. Kaya nga speaking in tongue. Marami sa kanilang maano. Mahilig sa ganito. They abound in faith. They abound in all diligence and in their love to the Apostle Paul. Even though they challenge the Apostle Paul, they still love the Apostle Paul. And Paul says, if you abound in so many things, what is the reason why you cannot abound in giving? And this is something that is puzzling. Listen, this is puzzling. When the preacher encourages you about holy living, you accept it. But when the preacher preaches about giving, you try to block it. What's the problem? If we can prove our love to God in living, we must also prove our love to God in giving. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung living at saka giving. Why? Because giving is a part of our life as a Christian. So he's telling them, because of this occasion, let's now go to verse number 8. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others and to prove the sincerity of your love. Ito yung sabi ko kanina, you cannot command generosity. It is something that you cannot command. Hindi pwedeng sabihin sa church, inutusan ka kayong lahat na maging generous sa giving. No, you cannot command that. Kaya sabi ni Paul, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness. But I'm speaking as the example to provoke you to do the same thing because of your love. Yun ibig sabihin nun. Hindi ba sabi ng Bible, do not provoke your children to wrath. Pero sabi ng Bible, provoke each other to love. Oh. So yun yung ginagawa ni Apostle Paul. Sabi niya, that your giving will prove the sincerity of your love. I do not know, love to God, love to Paul, love to the brethren, I do not know, but Christianity is a religion of love. And if you are saved, then there is love in your heart. Kaya nga, sabi, beloved, let us love one another. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7-8. O, awit yun eh, di ba? So, maluwanag yun. Kaya pag walang love sa puso mo, aba, hindi ka siguro mananampalataya. Pero kung saved ka, natural outflowing yung love. Natural na mag-overflow yun. So, kaya nga sabi nung awit, medyo magandang pakinggan, pero medyo mali yung let your love flow through me. Let your love flow through me. Let your love flow through me. Make me a blessing, Lord, wherever I may be. Huwag mo sabihin, let, talagang yun yung desire ng Diyos. Na mag-flow sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Because how can people feel the love of God if not for us? Amen? Tayo yung kanyang conduit dito, vessel, para maipakita sa tao yung ating pag-ibig sa kanila. So ngayon, pagkatapos sabihin to ni Paul, binigyan sila ng mas matinding example. Kasi, the greatest example is always the life of the Lord Jesus Christ. Not only our experience or what we have done, but it is the life of the Lord. Look at verse number 9. Sabi niya, sa verse 9, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ. This is something that is not hidden, Paul says. I have preached this so many times, and you also already know this, that though he was rich, see, yet for your sakes he became poor, that ye, through his poverty, might be rich. Ayan, eto na naman. Pag ito, binasa na naman ng mga prosperity gospel, patay na naman tayo sa interpretation. Ang Diyos naging mahirap para tayo yumaman. So kung hindi ka yumayaman, walang kabuluan ang ginawa ng Diyos sa'yo. Ayun na naman tayo. Kasi, yun ang natural prosperity gospel interpretation.
Though he was rich, yet for your sakes he became poor. Ano ba kailangan naman ng Panginoon nung nandito siya sa mundo? Wala naman eh. Amen? That ye through his poverty might be rich. So ibig sabihin, mahirap ngayon ng Panginoon. At tayo dapat mayaman. Mali. Ang ibig sabihin nito, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, ano yung he was rich? He was in heaven. He was God with all his power and with all his authority and with all his splendor and might. Yet, for your sakes, he became poor. Ano ibig sabihin nung he became poor? He took upon him the form of a servant and live in the flesh without using all of his power and all of his majesty. Para bang yung tinatawag natin na kenosis, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Hindi hinubad na, inalis ha. Sabihin, yung voluntarily, hindi niya in-exercise yung kanyang pagiging-Diyos. So he became poor. That he, through his poverty, because of what he did, that's the only way that he can die. On the cross of Calvary, we might be rich. What? Magkaroon tayo ng kaligtasan, and then we can be spiritually supplied by the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Yun yung example dito. Hindi yung pera, hindi yung treasure. Kasi nakakalungkot pag ito ini-interpret, lagi na lang pera ang pinag-uusapan. Walang pinag-uusapang pera dito sa example ng Panginoon. Ang example dito, His work of salvation, the grace of Jesus Christ, is our unmerited favor from Him. He gave us salvation even though we do not deserve it. So the grace here focused on the Lord Jesus Christ giving sinners what they did not deserve, which is love and forgiveness. And because of that, we are given true riches, and that are spiritual riches. Amen. So, He took the form of human flesh so that He can give us later on the riches of the spiritual glorified body that we can have. Why? Because He Himself became, He lived in what we call the flesh. So the poverty that Paul refers to is the earthly fleshly body in which Christ tabernacle used while He was here on earth. Look at John 1, 1, 3, and 14. Ito yung sinasabi dyan. Alam naman natin na to. Sige, bilisan lang natin na basa. 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same what was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So, yun yung riches niya. 14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So napunta siya sa body na ito. Nung nasa body siya na ito, yung kanyang kalagayan bilang Diyos, hindi niya ipapractice voluntarily, sinupress niya yon for the purpose of dying on the cross. Kasi kung hindi niya gagawin yun, hindi siya mamamatay sa cross. At kung hindi niya kukunin yung flesh, human flesh, hindi siya pwedeng mamatay. Kasi as God, yung substance niya, hindi pwede mamatay yun. Colossians 1, 16 to 17. For by Him were all things created, pinapatunayan ng verse number 2, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Kaya ganyan siya kayaman. And He is before all things, and by Him all things consist. Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ayun yung sinasabing riches dito. Ano yun? Spiritual blessings in heavenly places in Christ. Kaya hindi ho pera, kwarta, o salapi yung riches na ibinigay sa atin ng
Panginoon, kung hindi spiritual blessing. The actions of Jesus, Paul has just described, were completely selfless and with the supreme objective of enriching others spiritually. Kaya pag ininterpret siya na pera, at sinabi sa inyong kailangan, maghirap kayo para sa iba. Ang hirap pala ng prosperity gospel talaga, no? Mahirap eh. Magbigay kayo! Maghirap kayo para yumamang kayo. Mahirap, mahirap. Hindi ko ma-reconcile. Kahit pa paano ko isipin. Mahirap pa siguro ako mag-preach ng prosperity gospel. Kasi contradiction eh. Contradiction sa example ng Panginoon eh. Naghirap siya para sa iba. Para yumaman na iba. Isa lang explanation dito eh. Give up of the comfort that you have so that others may hear the gospel and be saved. Yun lang ang pwede explanation eh. Pero hindi mo masasabing give so that you will become poor. So when you are poor, He will give you much more than what you have given so that you will become rich, so that you can give to become poor, so that paulit-ulit. Walang tigil. Hanggang mapasayo na ang yaman ng buong sanlibutan. Kasi walang tigil yan eh. Hanggang makuha mo na lahat. So, this is what Paul is trying to encourage them. The grace of God. Okay, verse number 10. Look at verse number 10. And herein, I give my advice. See? Ano sabi niya kanina? Not by commandment. Ano raw to? Advice. Ayan. Eh, hindi doktrina to eh. Huwag mo iturong doktrina yung first fruits, huwag mo iturong doktrina yung tithing under the law, huwag mong iturong doktrina yung kung ano-anong giving, kasi ito'y not a commandment, ito'y advice. For this is expedient. Why? Because it is beneficial for you. So I advise you to give because it will benefit you. Why? Because as a steward should be found faithful, and when you give according to what the Lord has laid in your heart, then you are obedient to the one who gave you the blessing, and you will become a good steward. And if you are a faithful steward, then he who entrusted to his stewardship is more faithful than you. So wala kang alalahanin na. Naintindihan nyo ba? Yung taong napagkakatiwalaan mo, hindi na dapat mag-alala. At ikaw na nagtitiwala, hindi ka dapat mag-alala. Bakit? Alam na ninyo kung ano ang gagawin nyo sa isa't isa. Ito yung sasabi ko lagi. Even though andito yung tatlo kong anak, minsan may worry sila. Usually, yung worry naman natin, kadalasan financial, lalo na nagkaanak si Jong, magkakaanak si Millie, hinto siya magtrabaho. Si Jong, ganun din, hindi niya na pinagtrabaho si Jalil, kasi gusto niya talagang anak niya alagaan ng ina. Talagang maraming alalahanin. Pero sabi sa kanila, mga anak, makinig kayo sa akin mabuti. Kasi minsan akala nila, kuripot ako, madamot ako eh. Kaya nag-aalala sila eh. Ito ang sinasabi ko lagi. Huwag kayong mag-aalala. Kasi kung ako ay pinagpala ng Diyos at ako may pera, meron akong pera mga kapatid, kahit papaano. Hindi ko kayo pababayaan kasi ako ang ama ninyo. Kaya lang, wag namang yung expect na lahat ipoprovide ko o gagawin ko kasi baka hindi kayo matuto. So sige lang, just be faithful, keep on doing what you are supposed to do, and when the need arises, nandoon ako. You can call out my name. I'll be there. Amen? Bakit? Magulang ako eh. Ngayon, mag-alala kayo kung ang magulang nyo mahirap at walang pera. Wala kayong maaasahan. Pero kung may pera siya kahit konti lang, maaasahan nyo yun. Dahil magulang nyo siya.
Si Yoyang, pag nagtuturo yan, walang maituturo yan, hindi ko bibilin. Oh, buti na lang, lagi nakaganon. Kaya talagang lagi ko na, sabi ko, pag tinuturo ang kaklose, sabi, close lang, huwag ka mag-o-open. Kasi pag open, maraming turo yan eh. Ay, di ba? So, ganun. Kaya ganito rin yung sinasabi ni Paul, it is expedient for you. Because if the Lord will see you faithful, how much more can God be faithful to you? He will see to it that everything is okay, that you will benefit because you have given according to the desire of your heart given to you by God. So Paul is saying now, you promised before that you will give, you have not given, you have dropped the ball, but now everything is okay. This is now the chance for you to do good of what you have promised to God. Why? God expects that whatever you promise, you will do. Ecclesiastes chapter 5, 4-6. When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it. For he hath no pleasure in fools. Pay that which has vowed. Better is it that thou shouldest not vow than that thou shouldest vow and not pay. Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. Neither say thou before the angel that it was an error. Wherefore should God be angry at thy voice and destroy the work of thine hands? Ikaw ang nangako naman sa Diyos eh. Kayo nangako eh. Sabi niyo, ready kayo, willing kayo. So, gawin na ninyo. Kaya ine-expect ko na gagawin niyo yan. Why? Kasi giving is serious to God. Giving is serious to God. Why? Because God is a God of giving. For God so loved the world that He gave is His only begotten Son. And giving goes deeper than just an offering to someone who is in need. It is your commitment to God. Kaya pag nagbibigay tayo, halimbawa, may nangailangan, binigyan mo, hindi actually kaya ka nagbigay para sa Kanya eh. Kaya ka nagbigay, commitment mo ito sa Diyos to be a blessing to those that are in legitimate need. Yun ang ibig sabihin nung, kaya wag kang mag-iisip na kapag nagbigay ka, binigyan kita, utang na loob mo sa akin. No. Commitment mo yan sa Diyos na ginagawa mo lang. Kaya ini-encourage si Paul ang mga taga-Korinto na ibigay na nila to finish what they have started. Kaya sa verse 11, sabi niya, now, therefore, ito na yung conclusion ni Paul. Tapos yung bigay lahat ito, sabi niya, now, therefore, perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of what, of that which ye have. So nangako kayo no last year, hindi natupad, nagkaroon ng mga problema, excited kayo noon, so ngayon okay na problema, gawin na ninyo with the same readiness, perform it. So Paul is a more concerned in their performance, not only their promises. Amen. Why do they need to perform? Sabi niya, a performance also out of that which ye have. Dati akala ko, ang ibig sabihin nito yung magbigay na kayo, perform nyo na yung bagay na yon, kasi meron naman kayo. Hindi katulad sa mga churches sa Macedonia, they are in deep poverty. Pero nung pinag-aaralan ko mabuti, yung ibig sabihin nito ay performance also of that which ye have, meaning to say, their desire or willingness to give. Hindi yung kung ano meron sila ang kanilang ibibigay. Kundi sinasabi ni Paul, gawin nyo kung ano yung nasa inyo. Para it's great to have an heart that wants to give and plans to give, but at some point that which is in the heart must show up in the offering plate. Ibig sabihin, may puso kayo kasi. At sa puso nyo may desire. Gawin ninyo yung desire na meron kayo. Uulitin ko kasi, kahit ano pang meron ka, but if your heart is not willing and your heart is not ready, you will not give. But when your heart is willing and your heart is ready, you will give. It doesn't matter how much. What is important is the heart of giving. Kaya hindi pinag-uusa. Kaya nga sabi ni Paul, yung binigay ng Macedonian, generous. Pero I am sure, pag kwinenta mo yung amount, konti lang yun.
Nakukuha niyo ba ibig sabihin? Kasi paano makapagbibigay ng malaki in amount ha, yung nasa deep poverty? Ibig sabihin, makapagbibigay sila, konti lang. Pero yung konti na yon, generous na yon because of their situation. Pero hindi pinag-uusapan yung exact value. Ang pinag-uusapan, yung heart nila ng pagbibigay. Kaya pagka pinasya ng puso mo, at yun yung pasya ng puso mong inilagay ng Diyos, it doesn't matter how much. Yung puso mo na nagbibigay, yun ang importante sa Diyos. There are many people who give simply to suit their conscience. Naku, pag di ako nagbigay, makukonsensya ako. Bibigay na ako, parang ako makonsensya. Maling giving yun. Ang giving kasi, meron kang desire sa puso mo. Kaya mali itong ganito eh. Alam niyo kung marami lang akong pera, mas marami akong ibibigay. Hindi totoo yun eh. Hindi totoo yun eh. Kasi ang i-desire ng puso mo na ibigay kung ano ang maibibigay mo. Hindi yung, kung marami lang ako, kung milyonaryo lang ako, milyon ang ibibigay ko. Hindi. Hindi totoo yun. Kung ngayon nga, konti pa lang, hindi mo maibigay. Paano pa kapag ka? Di ba ilan na example na narinig natin na a member asking the pastor to pray for him that he will find a job. And then that person found a job. And then he said, Pastor, pray that my salary will increase. And then the salary increases. And then but his giving is actually decreasing. Sabi niya, Pastor, it's very hard to give more when you have more. Okay, let's pray that the Lord will give you less so that you can give. No, it's the same. Kung ano yung attitude mo, pag konti pa lang ang meron ka, yun din ang attitude mo sa pagbibigay kapag ka ikaw ay marami na. Ganun na ibig sabihin nun. Kaya, hindi naman sa pag-ano, kahit nung wala pa kami, mag-asawa kami, ilang 12 years kaming halos talagang kunti, pag-uusapan, walang pera, pero yung attitude namin sa giving, di nagbabago. Nung bigyan naman kami ng Panginoon kahit papano ng pera, nakita namin na ganun pa rin yung attitude namin sa giving. Hindi nagbago. Kasi, yun na yung naging attitude namin, yun na yung willingness ng puso namin when it comes to giving. Hindi ako nanghihinayang magbigay noon ng $1, yun ang kaya ko. Hindi ako nanghihinayang ngayon magbigay ng $100 kung kailangan. Or $500 kung yun ang ilalagay ng Diyos sa puso ko na yun ang dapat kong ibigay. Ibibigay at ibibigay ko pa rin. Bakit? Kasi it is a matter of attitude. What is in our hearts? Look at Hebrews 13:16. Sabi niya, but to do good and to communicate, forget not, that is to help. For with such sacrifices, God is well pleased. Saan na pleased ang Diyos? Sacrificial giving. I'm not saying that God is not pleased when we give. But there is a greater pleasure for God to see His children giving sacrificially. Parang sa magulang eh. Pag ang anak mo, yung bang pakainin nila ako, ang laking tuwa ko eh. Kaya pagka yung bagong sweldo sila, excited ako eh. Kasi pakakainin nila ako kahit saan at kahit anong ordering ko. Talaga in-order ko yung mga mahal. Kasi may great pleasure eh. Tapos nagbabayad sila ng mengiti sa labi nila. Hindi yung pagsamantala itong tatay na to. May pleasure eh. Ano yung ibig sabihin? Lalo na pag may mga okasyon, magko-contribution sila tapos ibibili nila ako ng bagay na talagang makikita mo na may halaga. Pastor, sa halaga, hindi yung sa halaga nakatingin. Ibig sabihin, yung sacrifice, yun yung halagang sinasabi ko ron. Yung nakahanda silang mag-sacrifice, there is great pleasure. Kapag, the same thing with God. When we give sacrificially, God finds greater pleasure in what we give. So we will go to the last two verses, 13 and 14. Ito yung pinaka-principle sa giving na ito. Tingnan nyo mabuti, ha? For I mean not that other men be eased and ye burdened. So Paul is saying, do not give to the point that you will be burdened. Meaning to say that you will make their life easier and it will make you
harder, even though sacrificial giving is such a way. But Paul is not imposing. Ulitin ko, Paul is not imposing to them sacrificial giving. Kaya nga sabi niya, this is not a commandment. Gusto ko intindihin niyo kasi, parang contradiction ito eh. Sa example niya sa Macedonia eh. Naku niya, ibig sabihin, yun yung affected ang life nila eh. Pero sabi ni Paul, ayoko maapektuhan kayo. Ito kasi yung principle niya sa giving. Na kapag ka na-burden kayo, masama ang loob niyo. There is grudge. Don't do it. So, give up to the point that you will not be burdened or there will be no grudge in your heart. Sabi niya, for I mean not that other men be is any burden. Last verse, verse number 14. But by an equality, at least there must be equality. That now at this time, your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want, that there may be equality. Paul is not saying na, okay, you give so that when you have a need, they will give. No. That's not the motive of giving. But he says, because you now have an abundance, make it to be a blessing. That because of the faithfulness of God, when you are in need, then God can use people to supply your want. So there will be what we call equality. Kasi ito minsan ang problema. May tao hingi ng tulong, walang hinto, tapos makikita mo maganda pa buhay niya sa'yo. Huwag naman ganun. Amen. O hindi ka ba natutuwa, mas mayaman ako sa'yo ngayon? Saka bibigay mo ng tulong sa akin? Hindi ganun, mali yun. Nakakaya naman mose mo. Hindi ganun. Equality. Meron ka, may kailangan sila, tulong kayo. Darating ang time, may kailangan kayo, may tutulong sa inyo. Yun yung tinatawag na equality. So, God bless us, let us be a blessing. And when the time of need will come, then God will use people in order to be a blessing to us. So this is not giving to the point of spoiling other people, but giving to the point of supplying what is needed by other people. The church in Jerusalem have needs. Paul says you are in abundance now. Help them. Time will come when you are in need, then other people will be used by God in order to help you. That is about sacrificial giving. That is about giving in the New Testament. So do not be deceived by so many people who will try to explain things to you so that you will give beyond what you should actually be giving. And you are being manipulated by such promises so that you will just give. No, ladies and gentlemen, giving is the result of the Lord residing in our hearts and Him putting things in our heart to do what we should do or to give what we should give. And we must always give because we are providing for the legitimate need of those people. Tandaan ninyo, legitimate needs. Tulungan mo naman ako kasi maputla na yung labi ko. Kailangan ko ng lipstick. Bili mo ng papel di hapon. Hindi ganun. Hindi needs yun eh. Amen. Hindi ako makapunta kung saan-saan. Kung gusto mong pumunta, tulungan nyo ako, bilhin nyo akong sasakyan. Hindi ko need yun. Pero nalang kung talagang kaya ng church at talagang pwede naman at makaka-expedite sa gawain, why not? Pero hindi yun to the point na yung wants mo na ang hinihingi mo sa mga tao. Tandaan natin, even the Apostle Paul, even though he has the right to tell them to give more than what they should give, hindi pa rin, sabi ni Paul, this is not a command. Makinig kayo, it's not a command. It is only an advice. Kaya ang advice ko rin sa inyo is, from time to time, whenever it is possible, then give sacrificially. Because that giving is not so that our church will have more money. No. So that we can please Him who made us a steward in the first place. Actually, pag na-please natin ng Panginoon, ang makikinabang din naman talaga tayo. So let us understand
this joy of sacrificial giving. Remember, brethren, life can change in a heartbeat. You may have abundance today, but tomorrow it may be gone. Not every Sunday you have the opportunity to really give to the Lord. But if you will miss the opportunity to give, then that opportunity may not come again. So let us be faithful in our stewardship, and we will receive the faithfulness of God in everything that He promised to each and every one of us, sacrificial giving. Shall we stand up, please? Father, we thank you, Lord.